Welcome back to our channel. Sa mga bago pa lang po sa aming channel, please don't forget to click the subscribe button and then the click button para lagi kayong notified sa mga bago naming videos. Mga kasosters, panibago na naman pong pagpaswerte ang aking ibabahagi po sa inyo at ito po ay murang-mura lamang. Pero mga kasosters, paalaala lamang po sa mga hindi po buo ang kalooban para sa paggawa ng mga ganito, yung magsusubok-subok lang, huwag na po ninyong gawin kasi ang lahat ng mga pampaswerte natin na ibinabahagi po sa inyo ay para sa mga taong naniniwala sa mga pampaswerte. Pero yung susubok lamang po kayo, huwag na, dahil nagdadalawang isip kayo, ginagawa nyo lamang ito para masubukan. Dapat hindi po, dapat yung bukal sa kalooban po ninyo, nagagawin po ninyo ito dahil may pangarap kayo at may gusto kayong makamtan sa buhay. At syempre, isa pa doon is yung taimtim na pananalangin sa poong may kapal, yung faith natin kay Lord na lahat ng mga wishes natin, lahat ng mga gusto natin at lahat ng mga ginagawa natin ay matutupad. Hindi yung, at saka yung taos sa puso ang pag-wish mo, yung pananalangin mo at sa paggawa ng ritual na ito. Ano po mga kasolsters, yung bukal sa kalooban mo, yung hindi yung dahil sa nakita mo ito, kaya gagayahin mo, hindi. Nakita mo ito, gagayahin mo dahil naniniwala ka mga kasolsters. Yun po ha, yun po ang paalaala. At minsan magtatanong kayo, bakit ginawa ko naman? Eh, hindi naman natupad, wala namang natupad. Eh, bakit? Yun ang tanong. Malamang hindi ka nakafocus. Kaya unang-una, dapat nakafocus ka sa paggawa ng mga ganitong klaseng ritual, ng mga ganitong klaseng mga pampaswerte. Dahil nga, sabi natin kung ano ang nasa sa isip natin at gusto natin, kinakailangan na at taimtim tayo sa ating pag-wish, sa ating pagpapanalangin, di ba? Tapos nakafocus dapat tayo, yung bukal sa kalooban natin na ginagawa natin ito. Taos-puso po sa atin na puso na ginagawa natin ito dahil may pangarap tayo, dahil may mitiin tayo, dahil may gusto tayong makamtan at makabot. Okay mga kasolsters, ano po ang ating ritual na gagawin ngayon? This is for instant money. Talagang pagka gusto mo, gawin mo na ito mga kasolsters. Yung kailangan mo na magkaroon ka ng wini-wish mo ito dahil sa kailangan mo na, lalong-lalo na pagdating sa financial, no, sa pagdating sa pera. Gawin mo ito mga kasolsters, napakamura lamang po nito, hindi mo na ito hahanapin pa kung saan-saan dahil ito ay mabibili mo sa supermarket, sa palengke, no, sa may mga gilingan ng mga bigas, no, ng mga peanut butter, sa mall. May makikita ka nito mga kilo-kilo. At saka, napakabisa nito mga kasolster. So, ngayon, sasabihin ko na kung ano po ang mga gagamitin natin sa pampaswerteng ito. Kukuha lamang kayo mga kasolsters ng butil ng kape. Gagamit po tayo dito ng kape puro. Ayan po. Yung hindi pa po nagigiling. Ah, ang bango ha. Sumingot pa talaga ako. Kasama pa yung pagsingot ko. Ayan po o. Oh. Butil ng kape. Binili ko po ito para talaga sa ritual kasi hindi naman po ako mahilig magkape. Ayan po. At kung nagkakape man po kami ay yung supplements. Okay. Ito po ay binili ko para talaga sa pagre-ritual. Dahil isa ito sa nang-aakit ng swerte. Di ba nga, itong kaping ito, antioxidant ito. Kung nakikita ninyo sa mga bilihan ng mga perfume, kasi dati po, nagbibusiness kaming mag-asawa ng perfume. Doon sa binibilhan namin ng mga materialis namin sa paggawa ng perfume, ay may nakita kami mga butil ng kape na nakalagay sa mga canister or doon sa parang ano yung shuttle glass, nakalagay doon or sa mga vase na maliliit, nakalagay doon. Sabi ko,
Para saan naman po ang kaping ito, ang butil ng kaping ito? Yun pala, syempre, ano yun ang mga pabango, di ba? Iba't ibang klaseng amoy ng pabango. So, syempre, ikaw, magte-test ka kasi ikaw ay gagawa ng pabango. Ikaw ay bibili ng pabango. Inaamoy, marami lahat inaamoy mo. Parang wala ka nang maaamoy na, ano kasi, halo-halo na. So, amuyin mo lang pala to, sumingot ka lang nito, ganyan. Mawawala yung mga halo-halong amoy sa pang-amoy mo. Eh, di babalik na naman yung dati mong pang-amoy. Yun. So, antioxidant din ito. Kumbaga, neutralizer din ito. At hindi lamang po ito neutralizer, antioxidant din ito. At magagamit din natin sa ating pampaswerte dahil sa kanyang aroma na mapangakit. Di ba? Yung mga mahihilig sa kape, maamoy lang ang kape. Pagbukas lang ng pintuan, talagang kape na. So, magkakape na din sila. Kami nga sa faculty, pagpasok di aircon, pagpasok pa lang na may nagkakape na, ayan, may maamoy na silang kape, magkakapihan na ang lahat dahil nga, basta nakakaakit ito. So, what more pa pag ginamit natin ito sa pampaswerte natin. So, ano pong mga gagamitin natin? Napasobra na ang aking mga sinasabi. So, eto na po. Kukuha po tayo ng butil ng kape. Yung buo po mga kasolsters, hindi po yung durog. At saka yung cup, puro pong kape. Ganito o, oh, yung butil ng kape. Napakamura lang nito mga kasolsters. Katulad nito, ganito na karami. 51.17 lang po ito. Binili ko to sa Walter. 51.17 pesos lang po ito. Ganito na siya karami. So talagang binili ko to para sa ritual na gagawin natin. Ano po? So, ngayon, isasalin ko po siya sa ating lalagyan. Ayan. Kasi importanteng nasa lalagyan siya, hindi po sa nasa ganito. Ayan. Ilalagay natin yan dyan. Ayan. Ayan. Napakamura lang nito mga kasosters. 51 lang to o ganito na karami. Ayan. And then, gagamit tayo dito ng green na kandila. Kung wala po kayong green na kandila, pwede pong puting kandila. Kasi, ang puting kandila ay para na po ito sa pangkalahatan ng ating mga wishes. Ayan po. Tsaka ito. Pwede rin naman pong dilaw ang gamitin natin. So, kung ano po ang available sa inyo, kung wala kayong dilaw, wala kayong green, puti po para na po ito sa pangkalahatan. Ano po? Okay. So, ngayon, kukuha ka po ng papel. Okay, para sa naman po ang papel? Isusulat mo po dito sa papel na ito ang mga wishes mo. Okay po? And then, gagawin po natin mga kasosors ang ritual na ito sa araw ng Biyernes or sa araw ng Martes or araw ng Biyernes. Wala pong oras, kahit anong oras nyo po ito gawin. Okay lang po, kahit gabi na ng Martes or kahit gabi na ng Biyernes. Okay, so ano po ang gagawin natin? Kung unang-unang beses nyo pa lang po itong ginawa mga kasolsters, hayaan nyo pong nakabukas itong jar ninyo. And then, ipapatong nyo po dito yung inyong kandila. Diyan, sa loob niyan. Ayan po. Ayan ha, ganyan po. Kung unang beses nyo pa lang po itong ginawa. So, ganito po. Hahayaan nyo pong nakabukas ang inyong jar. And then po, ipapasok nyo po ang kandila dito sa loob ng inyong jar, yung lalagyan ng inyong kape. Pero bago nyo po ito sisindihan, mag-aalay na po kayo ng wishes ninyo dito, ng panalangin ninyo dito na nakaharap po kayo sa silangan. Ano po? Sa silangan kahit gabi na yon. Basta nakaharap po kayo sa silangan, hindi po kailangan na papasikat ang araw, katulad ng iba natin mga ritual. Basta po, sa araw ng Martes o sa araw ng Biyernes, mamimili lamang kayo doon mga kasolsters. Ano po, and then sa pag-ukol po ninyo ng panalangin dito, nakaharap po kayo, or ng wishes ninyo, nakaharap po kayo sa silangan. And then po, taimtim ninyong ibubulong dito ang inyong mga wishes, ang inyong mga gusto na sasabihin ninyo, liwanag ng aking buhay, magdadala sa akin ang tagumpay, magkakaroon ako ng limpak-limpak na pananalapi, ng maraming salapi, good health, magagandang mga bahay, magagarang mga sasakyan, abundance, prosperity, unity, love, makakatapos po ang aking anak, ang aming mga anak sa kanilang pag-aaral, magtatagumpay sila, magkakaroon kami ng business, iba't ibang business na mag-aahon sa amin sa kahirapan. And then, kung ano mang business meron na kami ngayon,
palaguin sa profession, promotion, success, lahat na po ibubulong po ninyo dito na nakaharap po kayo sa silangan. Tsaka bago nyo po sisindihan. Ano po? O so, ngayon po, ito po, nakabulong na kayo, nakawish na kayo dito, ipapatong po ninyo ito dito. Ganyan po. Sa kanyo po sisindihan. Okay po? Ganyan po ang gagawin na. Bubulungan po muna ang kandila bago natin sisindihan, bago natin aapuyan. And then, ganyan na yan dyan. And then, sisindihan na po natin. O, ngayon, ano po ang mangyayari dito? Since binili naman po natin ang kaping ito para sa pampaswerte natin, hindi na po natin ito magagamit. Ano po mga ka-solsters? Bakit? Matutunaw na yung kandila, hindi na po natin matatanggal dyan yung kandila. So, pagkatapos pong ganito na po, kukunin po na natin yung ating papel. Kung ano po yung binulong natin dito, isusulat po natin dito sa ating papel. Ano po? Huwag po kayong manginayang kung ang kapalit naman po ng ating kape ay kapalaran ng alimpak-limpak na salapi. Makakamta natin ang ating mga pangarap, ang ating mga wish, no? So, makakabili pa tayo nito. Murang-mura lang naman po ito, di ba? And then po, isusulat po ninyo dito ang inyong mga wishes. Kung ano po yung binulong ninyo dito, isusulat po ninyo dito sa papel. And then, iiilalim po ninyo ito dito sa lalagyan ng inyong kape. Na nakaganyan lang, hayaan nyo po sa loob ng isang taon na nakabukas lang po ito, no? At ilalagay po natin ito sa ating kusina. Sa mataas na lugar sa ating kusina, pwedeng sa ilalim ng ating kama, pwedeng sa sala, kasi yung aroma po niyan, yung amoy po niyan, ang siyang mang-aakit ng swerte. Lalong-lalo na niritwalan natin, nilagyan natin ng kandila, ano po, na winish natin sa harap ng silangan, sa may silangan. Ayan po, nanalangin po tayo na pagkakalooban tayo ng limpak-limpak na pananalapi at lahat ng ating mga pangarap. Ganyan po. So, ipapatong po natin dito sa papel na ito, itong jar na ito. Ganun po mga ka-solsters. Yun lamang po ay sa unang taon na gagawin nyo po ito. Taon-taon nyo po ito gagawin. Pero, sa susunod na taon po pagka ginawa po ninyo ito, kasi ito, this is good for 1 year na mga ka-solsters, hindi nyo po ito papalitan. So, next year, kung may wish ulit kayo, may gusto ulit kayo, instant money agad-agad-agaran or agad-agaran mga wishes na gusto ninyong makamtan, gawin po ninyo ito. Pero, next time na gagawin po ninyo ito mga ka-solsters, hindi na po ano, tatakpan nyo na yung jar. Ganun na. Tatakpan nyo na yung jar. The same procedure po, pero ang pagkakaiba lang is, tatakpan nyo na yung jar, ano po, sa mga susunod na taon na gagawin ninyo ito, dito nyo na lamang sa ibabaw, sisindahan yung kandila. Diyan na lang. Ano po, para magamit nyo na po sa susunod yung kape, kung gusto nyo na pong gamitin. Pero sa unang beses na gagawin po ninyo yon, dapat po dito muna, nasa ibabaw siya ng kape ninyo. At the same procedure po, wala pong pagbabago. Ito lang kandila, iiibabaw nyo po. 100% mga ka-solsters, instant, ano po, instant money po agad yan. Instant na darating ang mga swerte, mga wishes na ipinalangin mo kay Lord sa harap ng silangan, isinama mo sa papataas ng araw, or kahit na gabi, pwede mong gawin. Kahit anong oras, pwede mong gawin. Pwede kang mag-wish sa ritual po na ito. Okay, yun lamang mga ka-solsters ha. Kung agad-agaran na po tayong nangangailangan, gawin po natin ito mga ka-solsters. Wala pong mawawala po sa atin. Kung may jam na po tayo, ganito. Mas maganda po babasagin. Ano po kasi, kung plastic po gagamitin natin, lalagyan natin ng kandila, sa unang beses natin gagawin ito, baka po matunaw pa. Ano po kasi pagka bakit hindi na po ito magagamit? Siyempre, matutunaw yung kandila. Mag-ano po yan dyan? Kakalat po yan dyan. So, hindi na natin magagamit ang ating kape. Anyway po, pampaswerte po itong ginawa natin, di ba? So, pagka na, wala na po yung amoy sa loob ng isang taon na wala na yung aroma ng kape natin na ito, kasi nakabukas naman siya, di ba? Okay. So, pwede na po natin siyang itapon. Ayan. O pwede po natin siyang ilagay sa ating pampaligo kasi antioxidant po yan.
Ayan po. So, ganyan. Sa unang best na gagawin po natin, ito ganito po ang itsura niya. And then, ipapato po natin dito sa mga wishes natin. Isulat niyo po dito yung mga wishes ninyo. Ganyan, mga ka-solsters. Ano po, ilagay niyo sa ilalim ng inyong kama, sa kusina ninyo, sa center table ninyo, sa kusina ninyo. Ayan po. So, para pa kayo may pang-display, di ba? At saka yung aroma niya, talagang mahalimuyak. Napakabango nito, mga ka-solsters. Kaping puro po ito. Yan po. Pero sa susunod na gagawin po ninyo ito, halimbawa sa susunod na taon, gagawa po ulit kayo. Dahil may instant na naman kayong wini-wish, no? Pwede na pong takpan yung jar ninyo para magamit po ninyo yung kape ninyo. And then sa ibabaw na lang po sisinda, the same procedure mga ka-solstress. Okay, paalaala lamang mga ka-solstress, kapag ka ginawa po ninyo ito, kinakailangan buo po ang inyong paniniwala, napakalakas ng faith ninyo kay Lord na matutupad lahat ang inyong pangarap. Hindi po kayo nagdadalawang isip at walang halong pagdududa mga ka-solsters. Yan ang lagi ko pong sinasabi ha. Kung kayo ay nagdadalawang isip na gawin ang mga ganito at hindi kayo naniniwala, susubukan nyo lang, wag nyo na pong gagawin at walang mangyayari po sa mga gagawin ninyong ritual. And then po, kung hindi kayo nakafocus, kinakailangan pong lahat ng mga nasa sa puso mo, nasa sa isip mo. Totoo. Kaya nga po ito ibinabahagi namin. Kasi tayo ang nakakaramdam ng ating damdamin, ng ating mga pangangailangan. Kung kaya, gawin nyo po ito dahil kayo mag-wish. Huwag nyo nang ipagawa pa sa iba para kayo ay umasenso. Kayo na mismo. Huwag na kayong bumili pa ng mga Lucky Charm na napakamahal, napakamamahal. Eto, mga simpleng ganito at yung iba ko pang mga videos, gawin ninyo po yun mga ka-solsters. Kasi, sabi ko nga po sa inyo, napakaalwan sa pamumuhay mga ka-solsters. Ayan lamang mga ka-solsters. Huwag niyo pong kakalimutang mag-subscribe, lalong-lalo po sa mga bago sa aming channel. Please subscribe and then click the bell button para lagi kayong notified sa mga susunod nating videos. Ayan mga ka-solsters, ha, akala natin iniinom lamang natin ang kape. Hindi, naghahatid yan ng pampaswerte sa ating tahanan, sa ating mga pangarap. Hindi lamang niyan pinapasarap ang ating pakiramdam dahil sa aroma niyan at sa lasa niyan, sa amoy niyan, kung hindi, nagdudulot din ito ng kasaganahan sa buhay. Thank you mga ka-solsters. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe and then click the bell button para lagi kayong notified sa mga susunod nating videos. Abangan po ang iba't iba pa nating mga ritual, mga pampaswerte na ibabahagi po sa inyo. Okay po, bye mga ka-solsters!